railway station dream, and I want you to be my queen. Thought that you were somewhere near, but now I know that it's not right. So pack the things and leave behind the mess you did last summer night. K.O. Good day, guys. Welcome back to my YouTube channel, Pastor MC Gabriel in the house. So, kumusta po kayo lahat? Namiss ko po kayo. Ang tagal ko pong hindi nakapag-vlog. So ngayon po, meron po akong 5 susi na ituturo. 5 keys for having grace. Yan. At ito po ay, I hope, meron po kayong matututunan sa 5 bagay na ito. So ang una po, ituturo ko po sa inyo. Number 1, accept Jesus Christ as your Lord and Savior. So tanggapin po natin ang Panginoon. Tumanggap tayo ng salvation sa Kanya. At I believe tayo po ay masasave. Tayo po ay masusulat po ang ating pangalan sa aklat ng buhay. So, yun po ang gusto mangyari ng Panginoon sa ating buhay. Magkaroon po tayo ng personal na relationship, na relasyon sa Kanya. So, ang gusto po kasi ng Panginoon ay maging konektado tayo sa layunin niya sa ating buhay. So, kailangan po, unang-una, hindi po tayo nabuhay sa mundo na gano'n lang basta, magtatrabaho, magpapamilya, patatapusin yung mga anak sa kanilang pag-aaral, tutulungan yung mga mas nangangailangan, at mabubuhay lang sa pag-abroad, o mabubuhay sa pagninegosyo. Tayo po ay nabubuhay ayon dapat sa kalooban ng ating Panginoon. So, ang layunin po ng Panginoon sa buhay natin ay makasama natin siya sa ating journey. As a Christian po, kailangan po nating tanggapin si Lord, si Jesus Christ bilang ating sariling tagapagligtas. Mamaya po, i-guide ko po kayo. Tapusin niyo po itong video na to at ipag-pray ko po kayo. Amen po. So, yun po yung number 1. Yun po ang tamang direksyon ng mga tao dito sa mundo. Kailangan po, siyempre, tanggapin niya na ang kanyang Diyos, ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, tanggapin niya sa buhay niya para manahan po ang Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isa. O kaya, magkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoon. So, number 2 po, kailangan po natin, yung destiny po natin, yung right decision po natin, kailangan po yan. Yung right decision ay paano po tayo magkakaroon ng right decision sa buhay? Una, ipaubaya natin sa Panginoon at ipag-pray po natin lahat ng mga decision natin at ipaubaya natin sa Kanya. Hindi po dapat natin pangunahan ng Panginoon. So, kailangan po natin isaalang-alang na ibigay sa Kanya lahat ng ating mga kahilingan, lahat ng mga desisyon natin, ipaubaya natin sa Kanya at Siya po ang bahala. In God's time, in God's will, mangyayari po ang talagang mangyayari. Amen? So, ang Panginoon lang po talaga ang magkukontrol niyan. Kunwari, di ba, pag ikaw nag-business ka, tapos hindi nag-work yung business mo, bumagsak yung business mo, o kaya gusto mo maging engineer, pero ang gusto ng Panginoon sa'yo, maging pastor ka pala. Gusto ng Panginoon ay hindi ka pala maging engineer, maging isa kang piloto. O kaya, ang gusto pala ng Panginoon sa'yo, maging businessman, di ba? Businesswoman. So, yun po. Kailangan po, i-consider po natin lahat ng mga bagay na biyaya, yung grace ng Panginoon. Yan po yung topic natin ngayon, ha? Grace. Sa Tagalog po niyan, biyaya. So, 5 bagay po ang bibigay ko sa inyo. Una, binigay ko na yung accept Jesus Christ. Number 2, right decision. Number 3, siyempre, yun, whom you marry. Ano po yung, di ba, yung iba, di ba, nabubuhay tayo sa mundo, tatanda tayo sa tamang edad, magkakaroon tayo ng pamilya.
So, kailangan po malaman natin kung sino ba talaga ang right person para sa iyo. So, yun po, hindi po yan minamadali. So, kailangan po yan sa tamang panahon. So, kunwari, ikaw ay estudyante pa lang. So, ang kailangan po ay mag-focus ka muna sa pag-aaral mo at mag-focus ka muna sa karir mo. Ngayon, kung may plano ka talagang magpamilya, kailangan idulog mo sa Panginoon yan. So, ibigay mo sa Panginoon, ipanalangin mo sa Panginoon para tulungan ka niya at gabayan ka niya. Diba? Ipaubaya mo sa kanya. Huwag kang magmadali. Hindi porke yung, di ba, meron, pag tumingin ka, sa akin ka, parang yan. O kaya, pag may, kung sino yung man yung una lumabas dun sa pintuan na yon, siya na yung destiny ko. Hindi po yon. Kailangan po, makikita po nyo yan, maramdaman nyo yan, at mataranasan nyo po. Darating din po yan, pero kailangan, ipanalangin po natin yan sa Panginoon. Lord, ibigay mo po sa akin yung karapat dapat. Amen? Sa taktang panahon, sa taktang oras. So, yun po. At pang-apat po, ayun, learn the principle of God. So, kailangan po nating malaman talaga kung gusto mo talagang maranasan ang biyaya ng Panginoon, yung tunay na biyaya, yung grace ng Panginoon sa buhay mo, kailangan matutunan mo yung mga principle ng Panginoon. Siyempre, di ba? Yung magbasa ka ng Bible, di ba? Magbasa ka ng Bible, tapos pagbulay-bulayan mo siya araw at gabi para malaman mo yung mga principles ng Panginoon. Ano ba talaga ang right direction sa buhay? Ano ba talaga yung purpose mo sa buhay? Ano ba talaga ang mission ng tao sa buhay? Di ba? Kailangan po yan. Hindi ka pwedeng mabuhay nang wala ang Panginoon sa buhay mo. Di ba? Yung iba, dinidelay nila yung mga pagkukonek nila sa Panginoon. Umiiwas sila sa mga Bible study. Minsan madalas late pa sila sa pagsimba, pag araw ng Linggo, bukas yung mga business nila. So hindi po para sa akin po, 'di ba? Pagka ikaw nagkasakit ka, 'di ba? Gusto mo pag nanalangin ka, instant gagaling ka, 'di ba? Gusto mo instant gagaling ka, pero pagka time mo na kay Lord, 'di ba? Merong gustong nalilate ka pa, 'di ba? So isipin po natin 'yon. Kailangan po maging wise po tayo, kailangan maging matalino tayo na alam natin yung mga priority natin sa buhay. Alam natin kung sino talaga ang source natin. Hindi po, di ba, binibigyan tayo ng resources ng Panginoon? Siya ang nagbibigay ng resources. So, sino po ang source? Siya po ang source. Kailangan pahalagan po natin yung time para sa Kanya. Yung intimate, yung relationship natin, yung oras natin sa Panginoon, yung quality time natin sa Panginoon, kailangan po priority natin yan. Amen? So, kailangan po, yun po, malaman natin yung mga principles ng Panginoon para hindi po magkawindang-windang ang buhay natin. Para po yung direction natin talagang diretso tungo sa layunin ng Panginoon sa buhay natin. So, panglima po, last, consistency. So, kailangan yung consistency mo. Kailangan consistent ka sa gawain ng Panginoon. Magkaroon ka ng relasyon, magkaroon ka ng time sa Panginoon, di ba? Kung meron kang wala kang pastor, maghanap ka ng pastor na mag-guide sa'yo, ayoko, dito po sa church ko, sa church ng Panginoon, dito po sa San Leonardo, La Fellowship Church International, dito po, kung taga rito ka, pwede mo akong i-message mo ko sa mag-comment ka dyan sa comment section, tapos sabihin mo sa akin na gusto mong magkaroon ng Bible-based church, gusto mong magkaroon ng, gusto mong matuto sa gawain ng Panginoon, gusto mong masaliksik kung sino ba talaga ang dapat nating bigyan ng prioridad, di ba? Di ba? Ang Panginoon lang po ang kailangan po. Ang kailangan gusto lang po ng Panginoon, maging consistent po tayo sa paglilingkod sa Kanya. Amen? Yan po ang kailangan ng tao. Kailangan po, pag naglilingkod ka sa Panginoon, kailangan pag nagsaserve ka, umpisan mo yan sa pag-attend-attend ng Bible study. Umpisa mo yan sa pag-attend-attend tuwing araw ng Linggo. Kailangan meron kang mentor. Kailangan may magtuturo sa'yo para hindi ka mahirapan. Hindi advisable para sa akin. Hindi advisable na manatili ka lang sa bahay mo tapos magbasa ka ng Bible. Kailangan din po meron kang connection sa mga tao. Kailangan makipag-connect ka. Kailangan i-share mo rin ang mga magandang balita na nasa Bible. I-share mo sa kapwa mo. Huwag mo sarilinin. Kasi pag sinarilinin mo yan, ay hindi mo mararanasan yung kalooban, yung biyaya talaga ng Panginoon sa buhay mo.
So yun po, kailangan mo ng consistency. Kung ma-attend ka naman, kung ma-attend ka na sa mga Sundays, sa mga Bible study, kung ma-attend ka, meron ka ng connected ka na sa mga cell group, connected ka na sa mga pastor mo, sa mga leaders mo sa church. So kailangan mo na kailangan nasa puso mo talaga. Huwag yung ipi-please mo lang yung ano, yung pastor mo, hindi. Dapat yung talagang ipi-please mo lang si Lord. Dapat talaga yung nasa puso mo yung bukas yung puso mo na magpaturo at bukas yung puso mo na matutunan yung salita ng Diyos. At kailangan meron kang dedication. Importante yan. Kailangan yung dedication mo, yung kailangan dedicated ka sa ginagawa mo. Tapos, siyempre, kailangan yung meron kang availability. Kailangan available ka. Diba? Hindi yung puro dahilan. Diba? Sabi nga, kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. So, isipin mo, bakit ka nagkakaroon ng biyaya? Bakit ka may grace? Bakit ka mayroong blessing sa buhay? Bakit maraming pabor sa buhay mo? Bakit malakas ka? Bakit hanggang ngayon nagagamit mo yung katalinuhan mo? Bakit ngayon magaling ka sa business? Kasi bigay ng Panginoon yan. Kaya huwag mong hahayaan na malugmok ka dyan. Kailangan, kumbaga maubos yung oras mo dyan. Kailangan magkaroon ka ng time sa Panginoon. Amen? So pag nagkaroon ka ng time sa Panginoon, may-enjoy mo yung mga resources, yung mga blessing ng Panginoon sa buhay mo. So yun po, at kailangan po maintindihan po natin na ang Panginoon, sa Kanya po nang gagaling ang lahat. With that, maraming salamat po, Pastor MC, ang inyong lingkod. Abangan niyo po yung mga ibang mga preaching ko at ipopost ko po yan sa YouTube channel ko. So don't forget to subscribe and click the bell button para manotify ka sa lahat ng bago kong upload. So yun po, magpalakasan po tayo sa Panginoon. God bless po sa lahat, lalo-lalo na sa mga OFW. At saludo po ako sa inyo dahil ako dati OFW ako. Ngayon po, nagpastor na po ako, pero po kayo na minamanage na church. So, supportahan po natin ang gawain ng Panginoon. So, kung meron po kayong mga question, kung gusto nyo makikonnect sa akin, sa Church ng Love Fellowship Church International, lalo-lalo na dito sa Pilipinas, dito sa San Leonardo. At yun, message nyo lang ako. Gusto nyo pong tumulong sa mga, kasi po meron po kaming mga feeding program, meron po kaming mga charity works. Kung gusto nyo pong umasis, kung meron po kayong bukas na puso na tumulong, sumuporta sa gawain ng Panginoon, i-message nyo lang po ako. Ako nga po pala si Pastor MC Gabriel, mabuhay tayo lahat. At I believe meron po kayong natutunan. At supportahan po natin ang gawain ng Panginoon. Salamat po. God bless po sa inyo lahat. Bye-bye. Ito, kung gusto niyo po na tanggapin niyo si Lord bilang inyong sariling tagapagligtas at gusto mo maranasan ang kalooban ng Panginoon sa iyong buhay, magkaroon ka ng saganang buhay at malayo ka sa mga curse, mga sumpa, kahirapan, sakit, karamdaman. So, kung ikaw yung tao na yun, para makanggap mo ang salvation, sumabay ka sa maisip para langit. Sabihin mo, Panginoon Diyos, salamat sa oras na ito. Patawarin mo ako sa mga aking nagawang kasalanan simula noon hanggang ngayon. Sa oras na ito, Panginoon, pinatagat kita bilang aking sariling tagapagligtas. Manahan ka sa aking buhay. Salamat, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ako naniniwala, sinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa oras nito, Panginoon, paglilingkuran lang kita, magbabasa ako ng Bible, sasaliksin ko ang iyong mga salita. Salamat, Panginoon, sa bagong buhay, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, congratulations. Kung ikaw man nyo ay sumabay sa aking panalangin, I believe, natanggap mo na yung salvation. At yun, maghanap ka ng Bible Verse Church. Maghanap ka ng sarili mong pastor na magtuturo sa'yo, mag-educate sa'yo kung paano ka lalago sa buhay spiritual. So, yun po, salamat at magandang araw. God bless po sa inyo lahat. Railway station dream.
And I want you to be my queen. Thought that you were somewhere near, but now I know that it's not right. So pack the things and leave behind the mess you did last time.